Hello mga ka-Diyosa! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin mapapa-error ang nakastock na step 2 in progress. Kung bago ka nga pala sa aking channel, please subscribe to my channel at i-hit mo na din ang bell para maging updated ka sa mga next ko pang i-upload. Ito yung isang channel na nagpa-help sa akin. Ayon sa kanya, ilang days nang nakastock ang kanyang step 2 na naka-in progress lang. Kaya ang gagawin ko dito sa account niya is ipapa-error ang kanyang step 2 para ito ay ma-fix at malagyan ng AdSense account. Bigyan ko muna kayo ng mga ilang reason kung bakit na-stuck sa in-progress ang step 2. Una, kapag sabay na may nakaset up in-progress, like dun sa mga upload ko na paano ko nagagawa yung mga nakastuck. Panoorin nyo na lang itong mga ito kasi nabanggit ko sa video na ito na yun ang nakakapag-stuck sa inyong step 2 in progress. Pangalawa, na-stuck din ito dahil hindi successful ang pag-cancel ng iyong active AdSense account. Pangatlo, na-stuck din ito kapag walang information ang inyong payment address details. Ayan ang mga ilang bagay na dapat natingnan o i-check kung kayo ay nakakaranas ng nakastuck sa in progress ang inyong step 2. Balik tayo sa kanyang account. Let's check muna sa kanyang monetization. Dito sa kanyang step 2, makikita na ka-in progress. Ibig sabihin na for approval ang kanyang step 2. Sa experience ko kasi dito sa step 2, pinakamabilis kong na-experience dito is 10 hours lang. May result na ito kung approve ba or hindi. According dito sa may-ari ng channel na ilang days na itong naka-in progress. Ang unang ginagawa ko dito, i-check ang kanyang email para makita ko kung ano ba ang mga nagawa niya dito sa kanyang step 2. Nakita ko dito na ilang beses na siyang nag-close ng kanyang Google Payment Profile. Then, nag-check din ako sa kanyang Google AdSense. At dahil nga nag-close siya ng kanyang Google Payment Profile, so makikita dito sa kanyang AdSense is walang fill up itong payment address details niya. Ito na yung isang way para may pa-error ang nakastuck na step 2 in progress. Need lang lagyan ulit ng payment address details ang AdSense account. So kung ano yung nilagay na name dito nung nag-error, yun ulit ang ilalagay. Dito kasi sa AdSense, kapag nag-error na ang name na pina-approve mo before, hindi na ito ma-approve. Kaya ang mangyayari nito, kapag pinilapan mo ulit itong payment address details na same information ang ilalagay mo, makikita ni AdSense na hindi accepted itong nilagay mong info. Kaya ang mangyayari sa step 2 in progress nito is mag-error. Lagyan ulit ito ng information para mag-error itong step 2 niya. Pagka-fill up, then i-submit for approval. Approval na ulit ang step 2. Then after 24 hours, nag-chat na ang may-ari ng account na ang kanyang step 2 ay nag-error na. Let's check ang kanyang monetization kung talagang itong step 2 niya na na-stuck sa in-progress ay naipa-error na natin. Ayun na, napa-error na natin ang kanyang step 2 dahil sa paglalagay natin ng same information nung unang na-disapprove itong step 2 niya. And kung may ganito kayong problema, try nyo ding ipa-error para mag-error ang inyong step 2 na naka-in progress ng ilang araw. Sa fix naman ay may mga upload naman tayo dyan kung paano ito ma-fix. Mas mabuting panoorin nyo yon para may guide kayo at mapadali ang inyong monetization. Tips ko dito sa pag-fix ng inyong step 2, gumamit ng new Gmail account at new information. Huwag nang gamitin ang mga information na nagamit nyo na at nag-error na kapag nag-fill up ng inyong payment address details sa Google AdSense. At kung may ibang error kapag na-encounter sa iyong step 2 para sa pag-sign up sa Google AdSense, mag-comment ka lang sa ibaba ng video kong ito para malaman natin kung ano-ano pa kaya ang maaari nating ma-encounter na problema. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now!